10 pinakadelikadong tourist destination. Tiyak na ang bawat isa sa atin ay may pinapangarap na lugar na mapuntahan, exciting at once in a lifetime na pagpunta ika nga. Ngunit naisip mo ba kung ang magagandang lugar na ito ay may itinatagong hiwaga at nababalot ng mga misteryo? Ang paglalakbay ay isang paraan upang tuklasin ang kagandahan at kultura ng iba't ibang bahagi ng mundo. Subalit may mga destinasyon na bagamat kaakit-akit ay itinuturing na mapanganib para sa mga turista. At sa video nga na ito ay tutuklasin natin ng 10 pinakadelikadong tourist destination sa mundo na kung saan hindi lang kagandahan ng taglay ngunit may panganib rin na naghihintay. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, Death Valley. Ang Death Valley ay isa sa mga pinakakilalang lugar sa buong mundo, lalo na sa United States, dahil sa matinding init at delikadong kondisyon. Matatagpuan ito sa east side ng California, malapit sa Nevada at bahagi ng Mojave Desert. May laki ito na 5,270 square miles. Kaya naman isa ito sa pinakamalaking national park sa Amerika. Noong July 10, 1913, naitala sa Furnace Creek dito sa Death Valley ang pinakamainit na temperatura na umabot ng 56.7 degrees Celsius. Ito ang itinuturing na pinakamainit na temperature na naitala sa buong mundo. Bukod sa sobrang init, isa rin ito sa mga pinakatuyong lugar dahil ang average na ulan dito ay halos 2 inches lang bawat taon. Bukod sa mga extreme conditions, mayaman din ang Death Valley sa kasaysayan. Kung kaya't isa itong mahalagang lugar para sa Native Americans, particular sa Timbisha Shoshone tribe na nanirahan dito ng libu-libong taon. Naging kilala rin ito dahil sa mga 49ers, ang mga grupo ng pioneers na dumaan dito noong California Gold Rush ng 1849. Marami sa kanila ang namatay dahil sa sobrang init at kawalan ng tubig, kaya tinawag na Death Valley ang lugar na ito. Pero tahanan din ito ng mga makamandag na hayop tulad ng rattlesnakes at scorpions, kaya delikado rin para sa mga bumibisita. Isa pa sa mga kilalang fenomena dito ay ang sailing stones. Ito ay mga bato na gumagalaw ng mag-isa na talaga namang nagiging sanhi ng takot at pagtataka. May mga bahagi rin ng Death Valley na may malalim na bangin na pwedeng maging delikado lalo na kung hindi mo alam ang lugar. Dahil malawak ang Death Valley at maraming bahagi nito ang walang guide o signs, madali kang maligaw at mahirapan humingi ng tulong kung hindi ka handa. Kaya tandaan, ang Death Valley ay may kakaibang kagandahan pero puno rin ng panganib. Kung balak niyong bumisita, siguraduhing handa kayo at may sapat na kaalaman para maiwasan ang mga seryosong panganib. Number 2, Danakil Desert. Ang Danakil Desert o Afar Desert na matatagpuan sa northeast ng Ethiopia ay isa sa mga pinakadelikado at kakaibang lugar sa mundo. Kilala ito bilang isa sa mga pinakatuyo at pinakamainit na lugar sa planeta, kung saan ang temperatura ay madalas umaabot ng 50 degrees Celsius o higit pa. Samantala, halos 2 inches lamang ang ulan dito sa buong taon, kaya talagang matindi ang init. Bakit nga ba ganito kainit? Dahil malapit ito sa equator at mababa ang altitude, kaya mabilis mag-evaporate ang tubig at bihirang umulan. Bukod sa init, may mga aktibong bulkan din dito na naglalabas ng toxic gases at matinding geothermal activity na pwedeng maging delikado para sa mga tao. Ang Danakil Desert ay kilala sa mga geothermal activity, kabilang na ang mga acidic hot springs na may sobrang taas na temperatura at mataas na acidity. Ang kontak sa mga ito ay pwedeng magdulot ng malubhang paso o pagkasira ng balat. Marami ring fumaroles dito, mga nabuksan na bitak sa lupa na naglalabas ng sulfuric gases at singaw. Ang paglanghap ng mga ito ay pwedeng magdulot ng respiratory problems at iba pang sakit. Sa disyertong ito, matatagpuan din ang malalawak na salt plains, kung saan ang hangin ay puno ng asin. Ang mataas na concentration ng asin sa hangin ay pwedeng magdulot ng matinding dehydration at respiratory issues sa mga tao na ma-expose dito. Samantala, kahit na isa ito sa mga pinakatuyo at pinakamainit na lugar sa mundo, may ilang uri na nabubuhay dito na nakakahanap ng paraan upang mabuhay. Gayunpaman, ang mga extremophiles o mga organismong kayang mabuhay sa matinding kondisyon, pati na rin ang mga camels at ilang uri ng ibon, ay nag-aangkop sa kanilang kapaligiran. Gayun din, ang Danakil Desert ay tahanan ng mga Afar people. Sila ay isang semi-nomadic na grupo na kilala sa kanilang kakayahang mabuhay sa isa sa mga pinakamalupit na lugar sa mundo. Kahanga-hanga ang kanilang kakayahan, pero syempre, kailangan ng mataas na antas ng paghahanda at pag-iingat kung bibisita ka rito.
Kahit napakadelikado ng Danakil Desert, ito ay isang natatanging lugar na may kakaibang geological features at natural na kagandahan. Pero tandaan, hindi basta-basta ang pagpunta dito. Kailangan ng tamang paghahanda para maiwasan ang mga panganib na dala ng matinding kapaligiran ng Danakil Desert. Number 3, Lake Natron. Ang Lake Natron ay isang kakaibang lawa na matatagpuan sa northern Tanzania, malapit sa hangganan ng Kenya. Kilala ito hindi lang dahil sa natural na kagandahan, kundi pati na rin sa mga kakaibang katangian na nagdudulot ng pambihirang mga pangyayari sa paligid nito. Ang tubig ng Lake Natron ay may napakataas na alkalinity dahil sa mga mineral tulad ng sodium carbonate na galing sa volcanic activity sa paligid ng lawa. Dahil dito, ang tubig ay pwedeng umabot ng higit sa 60 degrees Celsius na sapat para magdulot ng paso at pangangati sa balat at mata ng tao. Dahil sa matinding kondisyon ng lawa, kakaunti lang ang mga organismong kayang mabuhay dito. Pero kahit na ganoon, mahalagang breeding ground ang Lake Natron para sa mga lesser flamingos. Mahigit 75% ng populasyon ng mga lesser flamingos sa mundo ay dito nangingitlog. Ang mababaw na tubig at mataas na alkalinity ng lawa ang nagbibigay proteksyon sa mga pugad ng mga flamingo laban sa mga predator. Bukod pa rito, ang lawa ay tahanan ng cyanobacteria o kilala rin bilang blue-green algae na nagbibigay ng pagkain sa mga flamingo. Kapag dumadami ang algae, nagiging red o orange ang kulay ng tubig na isang kakaibang tanawin. Samantala, matatagpuan ang Lake Natron sa isang remote area na mahirap puntahan at kakaunti ang access sa medical na tulong. Ang Lake Natron ay isang natatanging kalikasan na may kakaibang kagandahan. Pero ang matinding kondisyon at mga panganib dito ay nangangailangan ng mataas na pag-iingat para sa sinumang gustong bumisita. Ang lugar na ito ay isang patunay kung paano ang kalikasan ay pwedeng maging kahanga-hanga at mapanganib sa parehong pagkakataon. Number 4, Alnwick Poison Garden. Ang Alnwick Poison Garden ay isa sa mga pinakadelikadong hardin sa mundo. Matatagpuan sa Alnwick Garden sa Northumberland, England. Itinatag ito noong 2005 ni Duchess Jane Percy ng Northumberland. Ang hardin na ito ay may kakaibang konsepto, hindi upang magpakita ng mga magagandang bulaklak, kundi upang mag-feature ng mga mapanganib at nakalalasong halaman. Samantala, inspired si Duchess Percy mula sa kanyang pagbisita sa Medici Poison Garden sa Italy at nais niyang dalhin ang ideyang ito sa United Kingdom bilang isang natatanging atraksyon. Ang pangunahing layunin ng hardin ay turuan ang mga bisita tungkol sa panganib ng mga halaman na maaaring matagpuan sa kalikasan at karaniwang mga hardin. Sa loob nito, may higit sa 100 species ng mga nakalalasong halaman, kabilang ang Atropa belladonna o Deadly Nightshade, na maaring magdulot ng kamatayan sa simpleng pag-consume lamang at Conium maculatum o hemlock ang halamang ginamit para sa pag-poison sa sinaunang philosopher na si Socrates. Gayunpaman, mayroon ding Ricinus communis o castor bean na ang mga buto ay naglalaman ng ricin na isang lason na nakakamatay kahit na unti lamang. Samantala, ang mga tour guide sa hardin ay nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa bawat halaman at mahigpit na ipinagbabawal ang paghawak o pag-amoy sa mga ito. Ang ilan sa mga halaman ay may epekto na maaring hindi makabuti kahit hindi hinahawakan, tulad ng Datura stramonium na maaring magdulot ng hallucinogenic experiences at sakit. Kung kaya't ang hardin ay napapalibutan ng mataas na bakod na bakal upang maiwasan ang mga aksidente at kinakailangang samahan ng mga tour guides ang mga bisita sa paglilibot. Bagamat delikado, ang hardin ay nagiging atraksyon dahil sa kakaibang edukasyon na binibigay nito. Ginagamit din ito para turuan ang mga kabataan tungkol sa mga epekto ng recreational drugs dahil ang ilang mga halaman tulad ng cannabis at coca ay makikita rin sa hardin. Bukod dito, ang Digitalis purpurea o foxglove ay isang halaman na ginagamit bilang gamot sa puso, ngunit maaari ring magdulot ng cardiac arrest kapag mali ang pagkakagamit. Gayunpaman, ang Alnwick Poison Garden ay isang halimbawa ng unity ng kagandahan ng kalikasan at panganib nito. Ito ay isang paalala na ang kalikasan sa kabila ng kanyang kagandahan ay may mga aspeto na dapat irespeto at pangalagaan ng may tamang kaalaman. Ang kakaibang atraksyon na ito ay patuloy na nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa mga panganib ng mga halaman at nagpapaalala na hindi lahat ng maganda ay ligtas. Number 5, Washan Plankpat.
Ang Huashan Plank Pot sa Mount Huashan, China ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamapanganib na hiking trail sa mundo. Kilala ito para sa kanyang makipot at matarik na daanan na nakabitin sa gilid ng bangin na gawa sa manipis na mga kahoy na tabla na nakadikit sa matarik na mga bato. Ang mga hikers na dumadaan dito ay kinakailangang gumamit ng mga safety harnesses at kumapit sa mga kadena na nakasabit sa mga bato upang mapanatili ang kanilang balanse at kaligtasan. Sa kabila ng panganib na dulot ng daanan, patuloy na dinarayo ng mga turista ang Huashan dahil sa kakaibang kombinasyon nito ng adventure at cultural significance. Ang Mount Hua ay isa sa 5 Great Mountains ng China at isang sacred na lugar para sa Taoismo na itinuturing na isang sentro ng spirituality at inner meditation ng maraming siglo. Samantala, makikita din dito ang mga sinaunang templo at sanctuary kung saan nanirahan ang mga monk sa mga malalayong lugar ng bundok para sa kanilang mga espiritual na ritual. Gayunpaman, ang daan ay hindi lamang nagbibigay ng adrenaline rush kundi isang kakaibang view sa kabundukan at kalikasan kung saan tila abot kamay ang mga ulap at tanawin. Bukod pa rito, ang unpredictable na panahon sa bundok tulad ng biglaang pag-ulan o malakas na hangin ay nagiging sanhi ng mas mataas na peligro. Kaya't ang pisikal na kahandaan at tamang paghahanda ay kinakailangan para sa mga nagnanais maglakbay sa Huashan Plank Pot. Samantala, may mga bahagi ng bundok na mas ligtas at maraming mga alternatibong daanan tulad ng mga cable cars na maaaring sakyan ng mga turista na hindi handang harapin ang matinding hamon ng plank pot. Gayunpaman, para sa mga adventurers at thrill seekers, ang daanang ito ay nag-aalok ng isang di malilimutang karanasan at isang malalim na pakikipag-ugnay sa kasaysayan at kalikasan ng China. Number 6, Acapulco, Mexico. Ang Acapulco, Mexico, na dating kilala bilang isang glamorous na beach destination, ay ngayon itinuturing na mapanganib dahil sa pagtaas ng krimen, partikular na kaugnay sa mga drug cartel. Ang lungsod, na nasa state ng Guerrero, ay madalas kasama sa listahan ng mga pinaka-violent na lugar sa mundo dahil sa mataas na homicide rate dulot ng labanan ng mga gang. Bagaman patuloy na pinupuntahan dahil sa mga magagandang beach at masiglang nightlife, unti-unting bumaba ang international tourism at mas pinipili ng mga turista ang mas ligtas na destinasyon tulad ng Cancun at Cabo San Lucas. Ang mga pamahalaan tulad ng US at Canada ay naglabas ng mga travel advisories na nagbabala sa mga turista na mag-ingat o iwasan ang lugar. Samantala, kahit na may mga pagsisikap mula sa gobyerno ng Mexico, kabilang ang pagdagdag ng military presence, nananatili ang mataas na crime rate sa maraming bahagi ng lungsod, lalo na sa labas ng tourist zones. Gayunpaman, ang mga turista na bumibisita pa rin sa Acapulco ay pinapayuhan na manatili sa heavily policed golden zone at iwasan ang mga delikadong lugar at gumamit lamang ng pinagkakatiwalaang transportasyon. Ang mga insidente ng pagnanakaw, kidnapping at petty theft ay karaniwan, kaya't dapat iwasan din ang mga pampublikong demonstration na maaaring maging marahas. Dahil sa bumababang international tourism, umaasa na ngayon ang Acapulco sa domestic tourists mula sa iba't ibang bahagi ng Mexico. Subalit naapektuhan ng malubha ang lokal na ekonomiya, na lalo pang nagpapalala sa kahirapan at krimen. Samantala, ang karahasang may kinalaman sa droga ay sanhi ng lokasyon ng rehiyon na isang mahalagang ruta para sa mga kartel. Dahil dito, ang karahasan ay madalas na umaabot sa mga pampublikong lugar, kaya't hindi ligtas kahit ang mga sibilyan at turista. Para sa mga bumibisita pa rin, mahalagang sundin ang mga patakaran sa kaligtasan tulad ng pananatili sa mga secured resorts at pag-iwas sa mga lugar na hindi gaanong binabantayan upang mabawasan ang posibilidad na maging biktima ng krimen. Number 7, Madidin National Park. Ang Madidin National Park na matatagpuan sa Northern Bolivia sa rehiyon ng Amazon ay isang kilalang tourist destination na itinuturing na napakadelikado dahil sa mga likas na danger nito. Ang parke ay isa sa mga pinaka-biodiverse na lugar sa mundo, tahanan ng libo-libong species ng hayop, halaman at insekto na marami sa kanila ay maaring magdulot ng seryosong pinsala o sakit. Kabilang sa mga pangunahing panganib sa Madidi ay ang mga makamandag na ahas tulad ng ferdelans, mga malalaking predator tulad ng jaguar, at mga delikadong insekto gaya ng mga mosquitoes na maaaring magdala ng malaria at dengue fever.
Ang lugar ay mayroon ding maraming venomous spiders at mga halaman na may nakakalasong venom tulad ng stinging nettles na maaring magdulot ng malubhang reaksyon kapag nahawakan. Bukod sa mga panganib mula sa fauna at flora, may mga pisikal na hamon din ang mga turista na maaring kaharapin tulad ng matatarik at madulas na hiking trails, malakas na agos ng mga ilog at ang posibilidad ng landslides dahil sa malakas na ulan. Samantala, ang klima sa Madidi ay napakainit at humid. Ang mga hindi handa sa ganitong panahon ay maaring makaranas ng heat exhaustion o dehydration. Gayunpaman, ang mga ilog sa paligid ng parke ay tahanan ng mga delikadong isda tulad ng piranhas at mga electric eels na maaring magdulot ng pinsala sa mga dumadaan sa tubig. Dagdag pa rito, ang kakulangan sa medical facilities at komunikasyon sa mga liblib na bahagi ng parke ay isang malaking hadlang sa mga turistang nangangailangan ng agarang tulong sa oras ng emergency. Sa kabila ng mga panganib, ang parke ay patuloy na dinarayo dahil sa kamangha-manghang view at oportunidad na makipag-ugnayan sa mga katutubong tribo gaya ng Takana at Quechua at matuto ng kanilang mga tradisyon. Bagamat puno ng panganib, ang Madidi National Park ay nananatiling isang natatanging destinasyon para sa mga handang harapin ang mga hamon ng kalikasan para maranasan ang isa sa pinakamagandang lugar sa mundo. Number 8, the Skeleton Coast. Ang Skeleton Coast na matatagpuan sa northern side ng Namibia ay isa sa mga pinakakakaiba ngunit delikadong destinasyon sa mundo. Kilala ito sa mga buto ng balyena at mga shipwreck na nagkalat sa baybayin, kaya tinaguri ang Graveyard of Ships. Ang pangalan nito ay nagmula sa maraming barko na nalunod dahil sa mapanganib na alon, makapal na fog at pabago-bagong klima. Ang matinding kondisyon ng panahon tulad ng biglaang pagbabago ng temperatura, malalakas na hangin at malalakas na alon ay ilan lamang sa mga panganib na kinakaharap ng mga turista. Samantala, ang mga shipwrecks ay naging simbolo ng kasaysayan ng lugar ngunit nagpapakita rin ng panganib sa sinumang maglalakbay dito. Bukod pa rito, ang lugar na ito ay home of the Namib Desert na isang malawak na disyerto na puno ng matarik na sand dunes at malalaking bato. Gayunpaman, maraming adventurers ang naaakit dito. Ngunit hindi ito para sa mahina ang loob dahil ang init sa araw at malamig na klima sa gabi ay maaring magdulot ng dehydration o hypothermia kung hindi handa. Ang Skeleton Coast ay may limitadong accessibility at karamihan sa mga lugar nito ay maaari lamang mapuntahan gamit ang 4x4 na sasakyan o maliit na eroplano. Kailangan din ng espesyal na permit para makapasok sa Skeleton Coast National Park. Kaya ang mga turista ay pinapayuhang kumuha ng licensed tour guide na may kaalaman sa lugar. Bukod pa rito, kapag naroon na sa lugar, ang komunikasyon ay mahirap dahil karamihan sa lugar ay walang signal at ang mga pangunahing serbisyo tulad ng pagkain, tubig at tulong medikal ay limitado. Bukod sa mga mapanganib na kondisyon ng panahon, ang wildlife tulad ng mga leon, hyenas at malaking colony ng seals ay nakakadagdag sa panganib. Ang mga predator na ito, bagaman kakit-akit sa mata ng turista, ay maaring magdulot ng malaking banta, lalo na sa mga unskilled sa pakikitungo sa wildlife. Samantala, kahit delikado, nagbibigay pa rin ng Skeleton Coast ng kakaibang karanasan para sa mga adventurous na turista. Ang view ng mga barkong nawasak, mga malalaking seal colonies at dramatic union ng karagatan at disyerto ay nagbibigay ng kakaibang ganda na hindi matatagpuan saan man sa mundo. Ang pag-e-explore sa mga sand dunes at rocky landscapes ay isang paraiso para sa mga mahilig sa photography at nature exploration. Gayunpaman, dahil sa pagiging remote at ligaw ng lugar, kinakailangan ng matinding paghahanda. Dapat ding tandaan na ang Skeleton Coast ay isang mapanghamong destinasyon kung saan ang kawalan ng pag-iingat ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay. Number 9, Fraser Island. Ang Fraser Island o Kagari ay isang sikat na destinasyon sa Queensland, Australia, ngunit kilala rin bilang isang delikadong lugar para sa mga turista. Bilang pinakamalaking sand island sa mundo, ito ay may taglay na kahanga-hangang natural na view, kabilang ang malinis na mga lake, malalawak na beach at kagubatan. Gayunpaman, maraming panganib ang nakaabang dito. Dahil ang isla ay tahanan ng mga dingoes o mga ligaw na mga aso na kinikilalang umaatake ng mga turista. Lalo na kung ang mga tao ay hindi sumusunod sa tamang patakaran sa pakikisalamuha sa wildlife. Bukod sa dingoes, may mga makamandag na ahas tulad ng eastern brown snake at death adder na kabilang sa mga pinakadelikadong ahas sa mundo.
Sa dagat naman, ang mga turista ay maaaring makatagpo ng sharks tulad ng tiger shark at mga jellyfish na maaaring magdulot ng malubhang lason at maging kamatayan tulad ng irukandji at box jellyfish. Ang mga beach ng Fraser Island, particular sa east side nito, ay kilala sa malalakas na wave at mapanganib na riptides, kaya't hindi ligtas ang paglangoy, lalo na't limitado ang mga lifeguards. Gayun din, ang isla ay mayroon ding malakas na agos sa mga ilog na maaring magdulot ng panganib sa mga hindi bihasa sa paglangoy sa ilog o dagat. Samantala, ang pagmamaneho sa buhangin ay isa pang delikadong aktibidad dahil sa hindi matatag na lupain na nagiging sanhi ng mga aksidente sa mga sasakyan. Mahalaga ring tandaan ang posibilidad ng bushfires at malakas na bagyo na maaring magdulot sa biglaang pagbabago ng panahon. Dahil limitado ang mga facilities tulad ng komunikasyon at immediate medical assistance, ang mga bibisita dito ay dapat na mag-ingat at maghanda ng mabuti bago magpunta. Sa kabila ng mga panganib, ang Fraser Island ay nananatiling isang kaakit-akit na destinasyon para sa mga adventurers. Ngunit kinakailangang sundin ang mga patakaran at mag-ingat sa mga panganib upang masigurado ang kaligtasan habang ine-explore ang kagandahan ng lugar. Number 10, Cliffs of Moher. Ang Cliffs of Moher na matatagpuan sa County Clare, Ireland ay isa sa mga pinaka-iconic at sikat na destinasyon sa buong bansa dahil sa kahangahangang view nito ng mga steep cliffs at malawak na view ng Atlantic Ocean. Gayunpaman, sa kabila ng kagandahan nito, ito rin ay kilala bilang isang mapanganib na lugar para sa mga turista, lalo na sa mga hindi sumusunod sa mga patakaran sa kaligtasan. Ang mga bangin o cliffs dito ay umaabot ng 14 kilometers at may taas na humigit kumulang 214 meters at ang steep sides nito ay diretso lamang pababa sa dagat. Samantala, isa sa mga pangunahing panganib dito ay ang malakas na bugso ng hangin na maaring magdulot ng pagkawala ng balanse, lalo na sa mga pumupunta ng sobrang lapit sa gilid ng bangin para kumuha ng mga pictures. Bukod dito, ang hindi matatag na lupa na dulot ng erosyon ay nagdaragdag sa panganib ng pagkahulog dahil ang lupa sa gilid ng bangin ay maaring biglang bumigay. Maraming insidente ng pagkahulog at pagkamatay ang naitala sa mga nakaraang taon dahil sa ganitong mga aksidente. Ang ilan pang mga bumisita rito ay napapahamak dahil sa hindi nila pagsunod sa mga itinalagang daanan na kung saan ay ligtas at malayo sa steep sides. Samantala, ang masamang panahon tulad ng malakas na hangin, ulan at fog ay nagpapalala pa sa sitwasyon. Sa kabila ng mga babala at bakod o fences, maraming turista pa rin ang tumatakas sa mga bakod para makakuha ng mas magagandang pictures ng view na naglalagay sa kanilang sarili sa panganib. Ang mga insidente ng pagpapakamatay ay isa rin sa mga sensitibong issue sa lugar at may mga pagsisikap na maglagay ng karagdagang seguridad at suporta. Samantala, para sa mga nagnanais bisitahin ng Cliffs of Moher, mahalagang sundin ang mga patakaran, manatili sa mga itinalagang ruta at mag-ingat sa masamang panahon. Mas ligtas din na manatili sa mga viewing platforms na ginawa upang masilayan ang ganda ng lugar nang hindi inilalagay ang sarili sa peligro. Ang Cliffs of Moher ay isang destinasyon na nag-aalok ng nakakamanghang view, ngunit nangangailangan din ng mataas na antas ng pag-iingat upang maiwasan ang anumang aksidente o hindi inaasahang panganib. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay sa 10 pinakadelikadong tourist destination sa mundo. Ang mga lugar na ito ay patunay na sa kabila ng kagandahan at kasikatan, may mga destinasyon sa mundo na puno ng panganib. Bagamat maaring maakit tayo ng kanilang kakaibang tanawin o natatanging kultura, mahalaga ang wastong paghahanda at pag-iingat sa bawat paglalakbay. Kung kayo ay may sariling karanasan o kwento tungkol sa mga mapanganib na lugar na napuntahan ninyo, i-share nyo naman sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang susunod nating mga contents. Hanggang sa muli, at ito ang Arvin Polo TV.